So bumili ako ng tenda AC10 sa Shopee. Eh, Chinese version siya. So, initially, bago ko naman yung binili, nanood ako ng mga videos, mga reviews sa YouTube. And parang ang simple lang. Download ka lang ng tenda app. And then, pag in-install mo yon, magkakaroon ka ng access sa English version nung settings. So, madali mo siya maiko-configure. Ang problema, nung chine-check ko na yung ano, nung dinownload ko na yung app, Chinese na yung lumalabas sa app. So, sabi ko, paano kaya to? Chinese yung sa app, Chinese din yung sa browser. So, akala ko, mahirap gawin. Nung pala, ginamit ko yung Chrome. So, sa Chrome, okay siya. Madali lang siya gamitin. So, papakita ko ngayon kung paano siya i-configure using the browser. Pwede to sa, ginamit ko siya sa Chrome browser sa laptop, pero sa ngayon, ang papakita ko yung sa Chrome browser dito sa Android. Pwede rin sa actually sa ano, sa iOS. So yan. First, papakita ko muna yung app na dinownload ko. So ito yung tenda app na dinownload ko sa Play Store. Pag binukas mo, makikita mo. Ayan o. Chinese siya. Chinese yung mga settings. So ang gagawin natin para maka-access tayo ng English version ng settings, open natin yung Chrome, then punta tayo sa 192.168.0.1, pasok natin yung password natin. May case, nakasave na kasi dito sa sa browser na to, so automatic na na makakapunta ako dito sa makakapasok ako sa loob ng settings. Ngayon pag nandyan, mapansin nyo naka-Chinese firmware, naka-Chinese characters siya. So, para lang malipat sa English, pindutin lang natin yung tatlong dot sa gilid and then translate. And, yun na. English na siya. So, ganun lang pala kadali magbago ng tulad yan, Chinese. Every time na papasok ay sa bagong menu, Chinese uli siya. Pindutin lang uli yung translate. Ayun. Translated na uli siya. So, ayun. So, sana may natutunan kayo dito sa video na to. Salamat sa panonood.